hindi lamang dahil sa kanilang kagustuhan na ibaling lamang kanilang pagdinig sa isang usapin, na alam mo na kung ano yun. Opo. Ibaling sa matagal na panahon, ang kanilang panahon, kaya nakalimutan itong napaka-importanting bagay na ito na kung saan naiwanan ang ating bansa. Kumbaga sa trend na may bumibiyahe dyan, dapat Opo. Sana sakay na tayo roon eh. Ang nangyari, naiwanan tayo sa biyahe. Ah, ganun po. Mm-hmm. Dahil nga sa kapabayaan ng Senado dyan. Kailangan maipaliwanag natin ito. Yung RCEP dyan, tama yung sinasabi mo, ito yung Regional Comprehensive Economic Partnership. Ito ay naglalayon para yung 10 bansa ng ASEAN na kinabibilangan ng bansa natin. Opo. Sa pakikisama na rin ng mga traditional trading partners natin dito sa Asia. Ito yung China, ito yung South Korea, ang Australia, Opo. Japan, at saka yung New Zealand. Sa mga ito ay naglayon na mapalawak yung trading arrangements dito sa parte na ito ng ating mundo. Partnership, ano po? Oh. Ito ay binubuo ng Asia Western Pacific region na kapag ito ay talagang tuloy-tuloy na naitaguyod natin, ito yung pinakamalaking trading block dito sa daigdig. Ang nangyari nga, naiwanan tayo sa pagkatito ay nagkaroon ng enforcement noong January 1 sa mga tweet na January 10 na ngayon, nakabiyahin na yung trend. Hindi tayo nakasakay dyan. Effectivity kasi nito ko ngayon, January 1, 2022, nalagdaan po ito ay November 15, 2020. Kung may mahalagang papel ho ba gampanin dito ang Senado kong ang mga senador natin? Napakahalaga ng kanilang tungkulin dyan sapagkat... Ah, ganun ho ba? Uh-huh. Naman at merong karapatan na i-ratify ang treaty. Hindi na sa isang tratado. Opo. Kasama yung House of Representatives dito dyan. Eh. Mm-hmm. Alam mo, isang ayon sa salig yung batas. Lahat ng treaty na pipirmahan ng... alam ko, September pa ito dyan. Eh. Hindi November. Eh. Ang kinakailangan i-ratify ito ng Senate sapagkat hindi siya magiging mabisang treaty kung ito hindi maira-ratify ng ating Senado. Ayun ho pala. Oho. Hindi ko maintindihan dahil nga sa kanilang pagpunyagi na ang kanilang dinggin lamang yung parmali. Nakita mo dyan. Pati ang pinaka-import, kung ano yung pinaka-importante na dapat sana ipinagtiyagaan nila na bigyan ng panahon, naiwanan tuloy tayo ng trend dyan. Isip-isipin mo kung gano'ng kalaki itong trading block na ito. Opo. Ang RCEP, kung tutuusin dun, ay siya ay bubuo ng... Bali, ang RCEP ay nagre-represent ng 30% ng ating world trade dyan. Tama po, oho. 30% ng regional, ng world GDP ay nire-represent ng RCEP. At opo. Pag-usapan yung global outward foreign direct investment, ang nire-represent ng RCEP dyan ay 47%. Titingnan mo kung gaano kalaki at gaano ka-importansya ng economic block na ito na kung saan naiwanan naman tayo dahil nga sa hindi ko maintindihan kung ano ang priority talaga ng ating Senado. Dito bang tagal na tayong marami tayong diniscuss dito eh. Yung batas na naglalayo na i-amend natin yung ating Foreign Investment Act, naglalayo tayong i-amend yung ating Philippine Service Act, at pati yung RTLA, mabuti na lang kahit papano na isa batas. Pero itong huling buwan na lamang ng 2021, ito lahat ay dahil sa tingin ko ay hindi pagbibigay ng kaukulang panahon ng Senado sa mga importanteng dapat na gawin. Ang importansya ay yung mga bagay na pang sarili lamang nila dyan. Kamukha nitong parmali na hindi naman natin sinasabing huwag talakayin. Pero dapat sana tinalakay na lang ito ng mga ibang ahensya na may kakayahan higit sa kanila na gawin ito at sana'y nagamit ang mas mabuti at maraming panahon para isulong at i-prioritize ang mga bagay-bagay na mas importante para sa ating bansa.
Mm-hmm. So, ibig kong sabihin ko, bagamat ang bansang Pilipinas ay kabilang po dito sa RCEP, isa at sa mga lumagda rito, no? Pero hindi po na-ratify ng Senado. Ang epekto, hindi tayo nakasama ko. Ganun po ba ibig sabihin?